Welcome to Fun Fun Chang, Ami, for today's episode, Father's Day special tayo. At isa ito sa mga tatay na hinahangaan ko. At marami tayong matututunan sa kanya bilang isang ama. Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Chang, Ami. Be inspired, be bonggirls, be Fun Fun Chang, eh, all day, every day! Please welcome Mr. Oggy Diaz. Yes, oh, taray yung intro ko sa'yo. Paano bang isang Oggy Diaz na maging isang ama? Iba-iba yan. Yes. Kaya pag tinatanong ako kung pantay-pantay ang trato ko sa kanila, sinasabi ko hindi. So tinatanong ako, bakit? Wala kang pakialam. Hindi, sinasabi ko sa kanila na ano ba yan? So pag bibili ako ng Barbie, limang Barbie, kung ano yung gusto nung bata at kaya ko namang ibigay, bibigay ko. So yung trato ko sa mga anak ko, ganun lang, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon, masyadong importante sa mga bata yung mental health. So importanteng available ka palagi para sa mga anak mo. Oo, lalo na sa mga panahon ngayon. Dahil nung araw, pag nagmumukmuk ka sa isang sulok, pagagalitan ka lang ng nanay mo, ba't ka nagmumukmuk dyan? Tumayong ka dyan? Wala yan! Lumiligtas ka lang sa gawaing bahay eh. Oo. Ganun. Yes. Eh ngayon, pag nakakita ka yung anak mo nandun sa sulok, ah, anak, ano nangyari? Ha? Mayroon bang nasabi si daddy? Ano, may nakaaway ka ba sa school? Sabihin mo lang, anak. Ganun. So, importante yung communication din. Oo. Mga anak mo ba, daddy's girl lahat? Kasi diba sabi nila, pag babae daw, close talaga sa daddy. Lahat naman sila close sa akin, lalo na yung pangatlo. Yung pangatlo kasi ayaw ko iwan. Ako, sinasanay ko na yung sarili ko na nung araw na na-enjoy ko sila, na anytime I want to make carry them to travel, ngayon nakakaloka. Iba-iba yung school break nila. Ano ba yan? So hindi ko na mapagtagpo yung ano namin, mapagtugma yung mga schedule namin. So ngayon meron kang 22, tapos sumunod, 19, ilang taong 19? 15, 14, 6. Yung 22, nung nagpaalam na, Daddy, gusto ko muna, dito ako titira, dito. Kasi syempre, yan yung greatest fear ng mga tatay, lalo na pag anak ay babae, yung magsosolo. Nung yun na talaga, ayaw kong pumayag. Kasi alam mo, tayong mga magulang, meron tayong tiwala sa mga anak natin. Ang wala tayong tiwala dun sa mga nakapaligid. Yan din ang lagi kong sinasabi. Dun sa ma-encounter nilang mga bagong mukha. Dun tayo walang tiwala eh. Kaya ako, tinanggap ko na lang katotohanan talaga naglalaki yan ito mga bata. Kailangan ko na silang hindi man pakawalan, kundi hayaan kung ano yung gusto nila. Dahil maikli lang naman ang buhay. So, ako, bilang magulang nung araw, di ba tayo? Hindi, magpumasok ka. Kahit nga may sakit tayo, pinapapasok. Oo, kahit na sinasabi mo na masakit ang iping ko, hindi ko po kaya. Hanggat hindi pipiliti ka lang ihingalo, pumasok ka. Pumasok ka. So, papasok tayo, di ba? Ngayon, hindi. Daddy, masakit ang ulo ko. So, ngayon, hindi ako papasok. Okay. So, tapos, meron namang anong, Daddy, masama pakiramdam ko. Daddy, na-late ako ng gising. Hindi ako, okay. Basta happy kayo. Okay? Happy kayo? Go. So, kahit sa pag-aaral, yung mga anak ko, katulad si Erin, nung after niya ng grade 10, pahinga muna ako, Daddy. Okay. Gusto pahinga? Okay. In-honor mo yon yung sinabi mo. Binigay mo sa kanya. Uh-oh. Bakit importante na ibigay yun sa anak natin? Okay. Kasi yung mental health niya, importante sa akin. Gusto ko lahat sinasabi niyo sa akin. Ayoko yung meron kayong tinatago tapos sa ibang friends yung sasabihin. Tapos sila mag-o-okay sa sinabi niyo. So parang nakatagpo kayo ng kakampi. Pero hindi niyo alam baka mali yung tinuturo niya. So, yun yung iniiwasan ko. Parang akong daddy nyo, magkakampi tayo. So, kung ano man pinagdadaanan nyo, dapat alam ko. Oo. Si Erin, so, nung daddy, so, nag-aaral na ng senior high. Stop muna ako sa senior, sa grade 11. Bakit, anak? Binubuli kasi. Okay. Sino bumubuli sa'yo? Yung kaklase ko. Ba't ka binubuli? Kasi daddy, yung mga guys kasi sa akin sila nagpupuntahan. Siyempre yung ibang babae na insecure. Ganyan. Okay. So happy ka? Nahihinto ka? Oo po, daddy. Hindi ka manghihinayang? Oo. Kasi nakadalawang buwan ka na. Hindi, daddy. So okay lang huminto ka. Okay. Sige, bibigay ko sa iyo. Huwag ka nang pumasok bukas. Pumunta ko sa school.
Pa-stopin kita, gano'n. Sasabihin ko sa teacher, hindi ka napapasok. O sige, sabi ko sa kanya, oh, okay na, nakausap lang yung teacher mo, out ka na. O, let me know kung kailan ka ready, gusto mo magpatuloy sa senior high. So hindi, mga 1 year pa. Biglang sabi, daddy, okay na ako, gusto mo na mag-aaral ulit. Pero hindi na doon, sa school, sa iba na. Pagkatapos niya, pahinga muna ako, daddy. Tapos na siya, graduate na siya ng senior high. Okay. O, sabi mo sa akin kung anong gusto mong ano, ha, course, ha. Nung nakaisip siya na, daddy, culinary. Alam kong mahal, pero sige, gusto mo ba yan? Mm-mm. Happy ka dyan? Okay. O hindi ako pumili niya na ikaw. Mm-mm. O kaya sabi ko sa kanya, Nak, hindi ka pwedeng huminto, ha. Malaki yung tuition fee nito. Oo. Pag huminto ka, babawas ko to sa pera mo. Ah, may ganun kayong deal. Babawas ko talaga yan sa pera mo. Hindi ako nagbibiro. Sabi, bakit dati? Eh, obligasyon mo naman pag-aralan. Yes, obligasyon ko. Pero obligasyon mo rin tapusin. Kasi hindi ka naman tinaya anak yung pera. Naku, paano yun? Nag-iisip pa si Erin. Sabi, magbabayad sige, siya sige na oras. Sige na, okay, sige, okay. So, ang laki ng tuition fee. Sinipagan niya. Kasi lagi nasa group chat namin. Ay, naku, no, pagbabayarin ako ni daddy, no, kailangan tapusin. Tapusin, o. Sa amin, okay. So, natutuwa naman ako dahil yung mindset niya, because of what I told her. Kahit yung ibang mga anak ko, ganun din. O, pag gusto niyong huminto, let me know, ha. Pag huminto kayo, nang hindi kayo nakaka-grade 10, akin na yung mga cellphone. Babawiin. Babawiin. So, takot naman yung dalawa. Kaya, but susunod. Kailangan ano eh, kailangan hindi ka pwedeng magpaka-old-fashioned, old school. Kasi mag-aaway kayo ng henerasyon kayo. Yes. At yan ang sinasabi ng maraming mga psychologists, mga child psychologists, dahil super busy nga nila sa mga teenager ngayon dahil ang daming problema, ang daming challenges, di ba? At isa dun sa pwedeng makatulong dun is yung pagiging open ng tatay at nanay to accept na iba na ngayon. Iba na so, ngayon. Dapat mag-adapt din tayo doon sa, hindi naman sa sinasabing kinukonsinti sila or parang sumusuko na tayo na, sige, ibigay mo na lang kung ano yung gusto. Hindi, pero dapat mag-meet halfway. Yung bang tatay mo dati, ganyan din sa'yo? Hindi, ang tatay ko kasi makapag-entrega lang ng biyahe. Sa nanay ko, 100, 200. Yan lang ang gawa niya. Alam mo kung bakit? Feeling ko kasi ganun talaga yung tatay noong araw. Yung parang... Naka-provide lang. Parang nakakahon siya na dapat pag ikaw tatay, provider ka. Nanay ka, homemaker ka. Eh ngayon, hindi na din. Iba na. Parehong nanay, tatay, nagtatrabaho na. Parehong nanay, tatay, nagpo-provide. Kahit mag-shota, di ba? Nag-share na sa bill. Hindi lang lalaki ang ano. Yes. Iba na ang mga henerasyon ngayon talaga. So, pag hindi mo naiintindihan, mapipikon ka, ikaka-high blood mo, ikamamatay mo. So, dapat intindihin mo kung saan sila nanggagaling. Lalo na, lima yung anak ko, iba-iba yung edad. Ano yung ginawa ng tatay mo dati na nung habang lumalaki ka, sinabi mo sa sarili mo, hindi ako magiging ganito sa anak ko? Unang-una, mabait ang tatay ko, kaya wala akong masabing ano. Yung hindi ako magiging ganun, tulad ng sa tatay, siguro yung pag-inom ng alak. So, hindi ko talaga na tutunang uminom. Promise. Kaya minsan yung iba, nakikita ka na at uminom ka. Saan? Ayun yung isang picture, malaking kasinungalingan. Ibigyan kita ng pera pag nakaproduce ka na ako mismo umiinom ng beer o ano. Hindi ako umiinom. Yun ngang wine na ubod ng tamis, kinakati pa yung batok ko eh. Nag-allergy ka? Oo. So, yung pa kayang mga hard drinks o ano, hindi talaga. Meron ng time na isang actor na niyaya ako na mag-inom. Inumin ko daw yung isang bote ng Sanmig. Di ba siya pinainom ka? Tapos, ano raw siya sa akin? Bibigay daw siya. Talaga? Di ba ito si... Hindi. Bibigay daw siya. Letter na hinulaan. Bibigay daw siya. Bibigay ng ano? Bibigay siya. Sabi ko, iyon na yan. Hindi talaga ako umiinom. So, kung sakali na ako ay bumigay nung time na yon, at bumigay nga siya sa akin, hanggang ngayon umiinom ako. At magtutuloy-tuloy. Para lang sa isang... Ay, sorry. Tawag dito, nakalimutan ako tuloy yung tatay mo. Nung sinabi mo yun, grabe siya. Kasi kaya pag nag-uusap kami, G, ang tanda na natin, sabi ganun niya. Sabi ko, hindi,
pinapaalala ko lang sa'yo. Na-inoffer mo ang kagandahan ko noon. Na-inoffer mo yung ano. Sabi ko sa kanya, niloko ko lang. Paano kung kaya ko na ngayon? Sabi ko, Gina man. Hindi ko ma-imagine. Sabi na, ang tanda-tanda na natin. Para pumunta pa tayo dyan. Di ba kasi nung araw, ang mga tatay, hindi sila demonstrative. Tahimik lang. Parang based dun sa mga nakausap kong ilan. At yung tatay ko ay ganun din. Pero mararamdaman mo yung concern, yung love sa'yo. Pero hindi sila yung tipo masalita. Na... masalita. Or ma-I love you. Man ganyan. Of few words. Man of few words. Pag tinanong mo, kahit nga sa text ngayon pa, I miss you. Kamusta ka? Ang sagot, okay. Love you too. Pero ganun. Ano yun ha? Pumapalakpak ang puso nila. Yes! Kasi alam nila kinamusta mo. Ikaw ba yung tipo ng tatay na ma-I love you? Hindi ako ma-I love you. Yung love you na, ganun lang. Yun lang ako. Pero hindi kasi ko expressive sa ganun. Pero may iba kasing tatay na ganun yan. Mararamdaman naman nila kung gano'ng kalalim yung pagmamahal ko sa kanila. Dumating ba sa point na parang na-hurt ka nung, syempre, nung lumalaki na sila, medyo parang nahihiya na, ayaw nang kinikiss, ayaw nang hinahug? Hindi naman ako dumating sa ganung point. Mas nakakahiya naman yung sa pagdaraan ng araw yung sinasabi mong habang lumalaki sila, hindi naman sila lumalaki. Yun ang nakaka-hurt. So, lumalaki sila, so okay na ako. At least lumalaki sila. Diba? Matatangkad yung mga anak. Ama, oo. Meron ka bang isang anak na nasabi mo, sa sarili mo lang ah, ito namang anak kong to, parang ako. Kami ni Carlo, pag nag-uusap kami, minsan natatawa kami, sabi namin, babe, grabe no, si Kyle, kamukhang kamukha ko, pero kaugali ni Carlo. Si Isaiah na bunso namin, para silang pinagbiyak na inodoro ni Carlo, diba? Kamukhang kamukha ni Carlo, pero ugali ko. Tapos minsan may ugali kasi ako na pag nasa bahay lang ako, pag kumakain ako, gusto ko talaga nakataas yung paa ko. Hindi ko alam pero parang relax na relax ako pag ganun. Minsan, nakita ko si SM, tawa ako, nagpabili sa akin ng chicken at saka rice. Binuksan yung chicken, binuksan yung rice, tinaas yung paa, tapos kinakamay yung manok at saka yung kanin. Sabi ni Carlo, tinan mo, ikaw na ikaw. Ikaw, meron kang anak na ganun. Yung empathetic yung mga anak ko. Compassionate sila. Yes. Parang, kasi nakikita nila yun sa'yo. Kaya pag Pasko, sumapit yung Pasko, namimili kami ng mga grocery tapos binabalot namin. Ginagawa rin namin sila yan. Sila nagbabalot tapos maglilibot kami yung mga natutulog sa kanya. Yes. Yung mga homeless. So, bigay nyo. Tapos inaano ko sa kanila, see? Napakaswerte nyo, mga anak. Diba? Sila, tinan mo naman, kukunti lang ang problema nila, yung kakainin nila, yung tutulugan nila. Pero tayo, ang dami-dami nating problema. Dami-dami yung gusto. Yun ang in-instill ko sa utak ng mga anak ko na napakaswerte ninyo. Pero hindi lahat ganito ang buhay. Pagtanda ng mga anak natin, magugulat ka na yung mga tinanim mo, nandun pala talaga sa puso nila, nasa isip pala talaga nila. Kasi ako kay Adi, nandun ako sa stage na yun. Parang, oh my God, natandaan pala niya yun nung tinuturo ko sa kanya to or nung nababanggit ko sa kanya to and then now nakikita ko sa kanya. Parang as a mother, natutuwa ako na good job ka rin naman pala. Parang ganon. Oo. Ako meron akong yung mga ganyan na siyempre nagmamanage ako. Oo. Kung hindi ayos yung mga anak ko, wala akong karapatang magmanage ng ibang tao o ayusin ang buhay ng ibang bata. So kailangan ayos sila. Unang-una, physically. Kailangan ayos sila na hindi man sila nag-artista, dapat sumasabay sila. Ako, importante sa akin na pag nakita ng ibang tao yung mga anak ko, ay, pamanage ko nga kay Oji yung anak ko. Kasi yung anak nga niya na, tinan mo naman yung mga itsura, na alagaan. Sabihin mo nang kamukha ko man yung mga anak ko, alam mo grabe ka naman. Na alagaan yung anak ko. Hindi, maganda ako. Maganda ka, alam ko. Ba't ka gumagrabe? Bakit mo kasi sinasabi yun? Hindi, diba? Dapat, proud ka nga, na maganda ako. Correct. Yun nga yung sinasabi ko lagi, na wala akong karapatang ayusin ang buhay ng ibang bata kung hindi ko naman naayos ang buhay ng mga anak ko.
isa pang ikinahangan ng napakaraming tao sa iyo ay yung pagiging tatay mo nung dumating si Miracle. Ako alam ko din yan, witness ako kasi nag-uusap tayo noon, nagte-text ka, Mare, saan pwedeng doktor, Mare, may constant ano tayo noon, communication. Kami yung tipo na matagal na kami magkakilala, magkumpare kami, hindi man kami magkita palagi, hindi man kami magkakamusta at alam namin love namin ang isa't isa at pagkailangan namin ng isa't isa, nandun tayo, merong suporta, may sagot. Correct. Sobra ka din namin hinangaan nung time na yon. Kayo ni Kumari actually, nung kay Miracle. 4 months yung anak ko sa incubator nakatira. Yes. So that's 30,000 a day. Oh. Kasi meron pang doktor yan, 3,000 a day. Oh. Pedya niya, 1,000 a day. Hindi mo talaga makalimutan so, lahat. Oh, that total yun, mga 5 million yun. Oh. Oh, na hindi ako dinapa ng Diyos. Oh. Alam mo, doon ko na-realize, hindi porke meron kang problema, eh hindi ka na para tumulong sa ibang tao. Oo. Dito ko na-prove na marunong ang Diyos magantimpala. Oo. Hindi mo kailangan iuusal sa kanya na pagalingin mo yung anak ko. Mm-mm. Bigyan mo pa, extend mo yung buhay niya, ganyan-ganyan. Hindi. Eh, during that time, nakakabigay pa ako ng mga cheque dun sa mga nasa incubator din. Nakaklase ni Miracle. Oh, sabi ko, ano mo na yan, dali. Ano mo na yan, daddy. Mami, ano mo na to? Oh, kahit paano makatulong. Nakakarinig ka na, pag hindi po natin to ginawa, eto na lang po. Hanggang dito na lang, parang gano'n. Settle na lang sa... You wala kang choice but to settle for less. So, ako nga, may pera na ako pang tustos sa anak ko. Diyos ko, ano pa kaya damdamin ng itong mga parents? Uh-uh. Alam mo, every time I help them, uh-uh, sabi, my God, lumalakas ang anak ko. Uh-huh. After 2 weeks, isang kable yung aalis. Uh-huh. Alam mo yung gano'n, na uh-huh, feeling mo, ay, nakapasa yung anak ko. Tinanggal niya isang kable. Uh-huh. Siguro kaya ako binibless na palakasin si Miracle. Uh-huh. Kasi hindi ako nakulong sa may sarili rin akong problema, no? Problema niya. Problema niya 'yan. Hindi mo alam na si Lord nandun sa nakakatuwa naman ito. Mm-hmm. Sinuko ko na nga si Mira sa totoo lang. Sinuko ko na 'yan sa Cebu, sa Simula Church. Kunin niyo na kahit nandito po ako, kunin niyo na si Mira. Huwag niyo na pong pahirapan. Oh, so pero gagawin ko po lahat ng paraan kahit magkaubos-ubos po ako. So, ay, lumalakas yung anak ko. Tiyo ngayon, Diyos ko. Ilan taon na? 6 years old. Oo, kita mo. Parang walang nangyari. Oo. So, makabilang buhay din yung mga anak nila. Then may meningitis, may hydrocephalus, butas ang puso, yung ganun. Yung, hindi pa rin sila, thank you, Sir Oji. Alam mo, kahit medyo hindi kinaya ng anak ko. Hindi pa rin namin makakalimutan yung nagawa mong tulong, ganyan-ganyan. Nagpakatatay ka rin sa kanila, in-extend mo. Yeah, that's why yung dugong alay, dugtong buhay na nagbibigay ng dugo sa anak ko on a weekly basis, ng at least 3 days old, mm-mm, yung dugo, nakukuha namin. Mm-mm. Na hindi namin nakukuha sa malaking bigayan ng dugo. Kaya sabi ko, sir, na, hintay mo na ako, makaraos lang ako sa anak. Tatayuan kita ng opisina. Mm-mm. Kaya meron kaming opisina ng dugong alay, dugtong buhay. Na yun yung patuloy pa rin hanggang ngayon tinutulungan mo. Oo, at ako yung nagpi-finance noon. Kailangan kong balikan eh. Kasi tinaman mo yung anak ko. Mm-mm. Na parang nagdadahilan lang. Eh, yun ang pambawi ko eh, sabi ko. Kaya kami yung nag-aano ng libreng dugo. Walang bayad. Yun ang realization ko. Hindi porke may problema ka. Oo. Hindi ka natutulong sa problema ng iba. Malay mo, sa pagbibigay mo ng solusyon sa problema ng iba, yung sarili mong problema, malutas mo at yun ang gantimpala ng Panginoon. Nakalagay yan sa versikulo 3, talata 24. Charot na. Papunta na tayo sa Bible sharing. Oh, hindi. Pero na sumprong natutuwa ako dun. Hindi. Kaya ano... sobra akong thankful kay Lord. Alam mo, every time I see my kid, kami ni Mami Sol, nakantaka pa rin kami. Bakit nabuhay ng ganito si Mira? Na halos isuko namin nung araw kasi awang-awangan na kami sa anak namin. Oo naman. Bibilib ka sa nanay. Oo din. 13 days sa labor room.
para lang i-keep si Mira na nire-replenish yung nawawalang tubig. Every day yan, talaga hindi siya bumabangon. Gusto niya talagang mabuhay si Mira. 625 grams lang yung bata nung lumabas. Wala pang isang kilo. Ganyan lang kalaki ganyan, sa paa. Oo. Kaya siya miracle. Yes. Sobrang, feeling ko siya yung swerte ko. Oo. Yes. Pag talagang sinorender mo lahat kay Lord at sinabi mong, ako bilang tao, wala nang magagawa dito. Sobra. Siya na talaga. Sobra. Kita mo naman yung answered prayers na yun, di ba? Correct. Anyway, iba-iba naman yung pinagdadaanan nating lahat. Eh. Ang basta ang mahalaga. Ano? Ang importante lang, huwag tayong kakawala sa wisyo. Oo. Huwag tayong kakawala na dapat piliin pa rin natin maging mabuti. Oo. At lagi nating dapat sabihin sa umaga na every gising is a blessing. Is a blessing. Yan si OG Diaz. Happy Father's Day! Thank you for watching and always remember, be inspired! Be bonggels, be fun, Chang A, all day, every day. Bye!